So yun, what's up mga kadaver kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga mo pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun, ito pag-usapan natin itong tungkol, no? Pinakahuling topic natin yung magpapaiyak. Ano ba ito? Nagpaiyak, magpapaiyak. Ano natin ah? Balitang TBJ, balitang nagpaiyak kay Paolo Contis at Isku Moreno. Grabe ito. At ito, Karen Aistrap, sinulot nga ba ang endorsement para sana sa anak ni Carmina Villaruel at ni Soren Legazpi? So pag-usapan din natin yan. Siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin itong kay Karen, no? Ito, di ko alam, matagal na rin itong nakikita ako pero hindi ko masyadong pinagpapansin. Sabi ko, paano susulutin eh? Unang-una, kagustuhan ng ano yan. Kagustuhan ng endorsement niya kung kanino, kung sino yung kukunin nilang artista. Walang nangyayari sulutan dyan. Kaya panoorin rin natin. Ano yan ang ipinakilala si Miss Karen Aistrup bilang isa sa mga brand ambassadors ng Broadway Gems, na ang kanilang kinikater is mga more on accessories, bags, mga headbands, ayan, makikita natin yan. Marami na pa yung mga branches po itong brand na ito. At natuwa naman po ang legit lover card si Karen dahil sa dinami-dami nga naman ng mga batikan or mga kilala, no? Nakilalang kilala na, siyang pinakabago pa ang inuha nito. Kasi nga ang Broadway Gems po kasi is naghahanap ng mga fresh artists at isa si Karen Aistrup bilang kilala bilang isa sa mga legit lover cards na nakakasama ng TBJ sa Itbulaga ang napili nito. Pero sa kabila nga po ng mga bagay na ito, may mga intriga palang natatago dito. Kasi base po sa isang blind item. Ito po ay lumabas. According po dun sa isang showbiz line na naglalabas po ng mga blind items patungkol sa artista. At kapag nabasa niyo po siya, talagang ano niyo, mai-incorporate niyo po siya dito kay isa sa mga sinasabing nasulot daw di umano. Kasi napansin lang ng lahat na kung pupuntahan niyo po yung Facebook page nito pong Broadway Gems na ng brand, is ang kinuha po nilang brand ambassador is si Miss Karen Aistrup from Itbulaga na TBJ, at yung isa naman is si Kulot na representative naman ng It Showtime. So marami tuloy ang naiintriga bakit wala daw kinuha dun sa isang noontime program. Kung matatanda ninyo nangyari na to, dito po kay Paolo, si Paolo po bilang isang legit lover cards ng Itbulaga, tapos naman kinuha din ng McDo itong si Miss Vice Ganda bilang malayo naman sa katagang ano yon na sinulot. Gagaguhan naman yung mga ganun salita. Noong una eh, yung mismong ano diyan ang kukuha sa mga artista, sila pipili. Ngayon nga lang, hindi kasalanan ni Karen yun. Na siya yung pinili, tapos kinansila si, ano, si Cassie Legazpi. Hindi ano yun, hindi kasalanan ng bata yun, hindi kasalanan ni Karen yun, no. Ngayon, kung halimbawa man na etong si Cassie Legazpi ay napangakuan na to, nitong, ano ba to? Brand, ano ba to? Ano bang klaseng brand to? Wait lang, tingnan natin. Tingnan natin yung tay. Ano to? Broadway Gems. Kung sakali man na napangakuan na ng Broadway Gems etong si Cassie Legazpi, at tapos kinansila, tapos pinalit si Karen Aistrup, hindi pa rin kasalanan ni Karen yun. Kasalanan ng Broadway Gems yun. Oo. Hindi kasalanan ng bata yun. Tsaka silang may karapatan na mag-decision dyan bakit kung sino yung kukunin nilang artista dahil produkto nila yan eh. No, ang makikita nyo kasi dito, bakit nga naman, marami kasing nabasa ko na to eh, matagal na tong issue na to eh, na
about dito kasi nandito ang nagpresenta, ang pinresenta ng It Showtime ay si Kulot. Diba? May kita niyo diyan si Kulot, 'di ba? Ang sa TBJ naman ay si Karen. Ang sa TP daw, bakit ba wala yung TP? Oh, bakit daw wala? Eh hindi natin alam, no? Ang maganda ni ang nililiwanag lang natin dito. Wala akong kasalanan dito si Karen at hindi niya wala akong katunayan na yung mga abot dun sa sulot-sulot na yan. Wala pong katotohanan yung mga ganyan. No? Siyempre, yung sisisiin dyan, yung Broadway gems na yan. Ano ba itong Broadway gems na to? Mga alahas ba to? Mga ganun. Hindi ko alam kung ano dyan. Eh, baka mamaya, hindi nagkasundo ng ano. Hindi nagkasundo si yung partido ni Cassie Legazpi tsaka ng Broadway James, baka masyadong mataas ang hinihingi ng kampo ng ano ni Cassie Legazpi. Pwedeng ganoon, pwedeng sa kontrata sila na hindi nagkasundo kaya wala siya diyan. Hindi niyo wag niyo sisihin si Karen, wala siyang kinalaman diyan. Walang kinalaman yung bata diyan, ano ba naman kayo? Ang hirap diyan sa kabila, no? Yung mga supporters diyan sa kabila. Basta lang may maano sila, eh. Basta lang may comment. Meme lang din, meme. Oh, basta may ma-comment lang, sige, ala. Oh, kahit yung sinaing nila, sunog na. Sige lang, sige. No. Tsaka, may tumutunog. May tumutunog dito ba? Ah, dito ba? Ang ano kasi dyan, marami din kasi ng mga naninita na bakit daw sa TV yung mga host daw doon wala man lang doon sila nakikita na kinuha yung mga host doon. So hindi kasalanan ng ano yun, hindi kasalanan ng Itbulaga mga Dabarkads yung ba't wala lang kinukuha doon. Kasi si Vice Ganda sa McDo tsaka si sino to? Si Paulo, di ba? Ngayon sa kabila naman sa Jollibee si Main Mendoza. No, si Main Mendoza, si Atasha Mulak at si Ancortis. Pero bakit nga doon laging wala si ano, wala si Isko Moreno, wala si Paolo Ballester, Paolo Conti, si Buboy Vilar, ba't wala daw? Sabi ko, ewan ko sa kanila. Eh di ba, sabi nila lagi daw, laging dagsa daw yung advertisement nila, pero panglabas daw na endorsement, wala daw sila. Kasi sa TBJ, ang dami, kay sa McDo, nandun si Paolo. Si Jollibee, andun si Atasha, si Main Mendoza ba sa Jollibee din? I-comment nyo nga dyan, baka nagkakamali ako eh. Diba? Ang dami nila. So ngayon, hindi naman na problema ng mga artista yun. Hindi problema ng mga artista ng Dabarkads yun. Problema yun, baka mamaya hindi sila nagkakasundo ng mga kontrata nila. Eh malay mo, diba? Kahit ako yung nasa kalagayan nitong Broadway gems na to. Oh, halimbawa, ang iniinging kontrata ni Mabili ni Cassie Legazpi ay tag dito, nasa 5 million lang, 'di ba? Lang ah. Tapos kay Cassie ay nasa 10 million. So siyempre ako, nag-business 'yan, mas pipiliin ko yung maliit na offer. 'Di ba? Mas pipiliin ko 'yon. Sige, dito na lang ako kay Karen. Total, masikat naman 'to kaysa kay Cassie. At ito pa, itong Broadway gem na to, medyo ano talaga, yung mga bagets lang talaga ang kinukuha nila dyan. O, katulad nito, ni Karen, ni Kulot, di ba? Eh, si Cassie yata medyo, ilang taon na ba si Cassie? Hindi ako updated dun kasi. Ayun yun, no? Kaya huwag kayo magsasabi na, no, na sinulot, walang sulutan na nangyari dyan. So, tuloy ba natin, pakinggan pa natin. Naman ng It Showtime. At doon din na intriga din ng lahat na parang wala din kinuhang representative dito po sa TP. Doon po sa tahanang pinasara. At tahanang pinasara talaga. Naman na base po doon sa blind item sa lumabas na isa raw ito di umana sa mga pinagpilian para po i-showcase
or maging isa sa mga brand ambassador ng nasabing Broadway Gems. Pero dahil mas pinili at nakita po nila na hindi kagandahan yung mga write-ups at hindi rin kagandahan ang tingin ng lahat ng mga legit lover cards sa mga consumers and netizen dito po sa noontime program na ito, kaya siya po ay kinansela at mas pinalitan ng isa sa mga lover cards ng Itbulaga, which is ang tinutukoy nga is si Karen Heistrup. Ngayon, syempre, na-feel bad naman itong si Mabili Gaspi kasi syempre, in-expect niya na na isa po siya sa mga pipiliin bilang isa sa mga brand ambassador. Kasi alam naman natin na medyo may kalakihan kasi ang talent fee kapag po ikaw ay isa sa mga brand ambassadors. Now, at the same time, syempre, masiingay po yung pangalan mo. Tapos pag dumaas po yung sales ng product na yun, magkukontinue yung iyong contract na bagay na pinanghinayangan nga ng actress na ito. Nasabay nga nito, nakikita din natin na nagkaroon ng malaking effect ito sa karir niya dahil pagkatapos din ng movie nila ni Miss Vilma Santos. Alam mo kasi, yung TV na yan, ito, talagang ang laki talaga ng apekto niyan sa mga ugan. Masipa ako tuloy. Ang laki ng apekto or apekto or naapektuhan ng gusto ang mga karir ng mga artista diyan sa TV na yan. Dahil sa issue ng trademark na Itbulaga. Tingnan nyo dati si Paolo Contis pag nag-upload sa YouTube niya yan, sa mga ano niyan, ang tataas ng views. Si Buboy Villar, 100,000, pinakamababang views niyan sa YouTube niyan. Si Isko Moreno, ganun din. Diba? Ang dami mong mga kay Isko Moreno sa kanyang plataforma sa pagiging politika niya. Oo. Pero nung kumasok sila sa GMA sa Tape INC na yan, dyan na nagka-leche-leche. Tutusin kung hindi lang to, kung wala lang to sa TV si Cassie Legaspi, we, kinuha din yan. Siyempre, mangyayari kasi doon, siyempre kahit ako business, hindi ko kukunin yung, mas kukunin ko yung mga artista na walang masyadong issue. Siyempre, ano yan eh, business yan eh. Hindi naman, hindi naman showbiz ano yan eh. Diba? Kaya, ganun talaga. Alam nyo yung mga artista nga doon na awa na ako. Minsan, mas mataas pa views namin. Kaysa sa ano, kaysa sa tawag dito, kaysa sa mga channel, sa mga tag dito, sa mga upload ng mga host sa kabila. Oo. Eh wala eh. Kaya ginusto nila yun. Tayo magagawa rin. So ito, panoorin din natin ito mga kabiyay, mga kadaver kids, yung about dito sa nagpaiyak. Balitang nagpaiyak kay Paolo Contis at Isko Moreno, goodbye na. Goodbye tahanan, ano kaya ito? Sige, panoorin natin ha. Ito my YouTube channel, please don't forget to like, share, manood at sumusubaybay sa lahat. Incorporated, kung saan nga naman na natapos pa lang kanilang kontrata this December 2024 under GMA Network. Ang video po na inyong napanood, it was credited to Energy FM Baklitas, kung saan ay iniulat nga po nila sa kanilang latest updates patungkol po dun sa intriga na kung saan ay matatapos na nga ang kontrata ng Tape Incorporated under GMA. According to naabangan ko rin yan eh. Ay sinabi po nila na hanggang December na lang di umano ang Tape Incorporated na ay ere sa GMA 7. So kaya pala may mga pahaging na po ang GMA sa It Showtime. Let's see you It Showtime 2025. Kung mapapansin po kasi ninyo, ay talagang masasabi natin na lahat po kasi ng mga advertisers. Sakit nun ha, see you. Ang pinakamasaya, yan po ay parang latak na lang dun po sa mga natirang advertisers. Ay, makalatak na naman. Ng advance po sa kanila. Kaya po talagang hindi ako makapaniwala na may mga pro-tape vloggers na nagsasabi na sila daw po ay napakaraming mga advertisers pero hindi nila alam ang history. Kasi kung babalikan niyo po yung interview ni Tito Sen, sinabi ni Tito Sen na kinausap niya ang ilan sa mga advertisers na nakapag-advance na nga ng payment dahil ang akala nila ay TBJ pa rin po ang mag-host ng... Eh na nga yun, no? Kasi sa kabila kasi, ang silagi nilang binabato doon, marami daw silang advertisement, marami daw gato, ganyan. Hindi nila alam
na yung mga produkto, yung mga business or ano pa yan, yung mga endorsement na yan, yung mga advertisement, ay dati pa hong nakapag ano yan, nakapagbayad na sa kanila nung panahon na nandiyan pa ang TBJ. Katulad yun ni Pure Gold. Diba? Pinagyabang pa nga nila na nandiyan. Alam nyo ba na pagbabayarin dapat sila ni Pure Gold dyan. Pero ang nangyari ay itinuloy na lang para hindi sila magbayad. Alam nyo, may panaginip na naman ako. Mamaya ako kwento sa inyo ha, pagtapos nito. May matindi akong panaginip. Connected din to sa yan, yung pag-expired ng prangkisa ng TP sa GMA. So, tsaka ito ha, kahit ako sa GMA, mas pipiliin ko ang showtime. Mas pipiliin ko yun. Mas maraming nanonood. Mas kikita ako ng malaki doon. Business nga eh. Lahat po ng mga makikita niyong advertisement sa TP, ay mga ano na ho yan, mga matagal na ho yan, yung mga panahon na nandiyan pa yung TBJ sa kanila. Alam niyo ba ang TBJ? Yan ang yung panahon na nandiyan sila sa GMA, tinatanggihan na nila yung ibang mga advertisement kasi sobrang dami na. Lalo na yung panahon ng Aldab, nako sobrang dami na. Oh, nung nakausap ko yung 1984 na empleyado doon sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin 'yan. Oh, 1984 red. Wala pa Aldab noon ah. No? So, 'yun nga yung mga ano diyan, yung masasabi ko diyan na yung mga sinasabi doon sa kabila na ay dami namin gap ads, ganito daw yung ads nila. Baka mamaya ad sa YouTube yun, ha? Masama nito. Hindi, ano ha, may nabasa akong comment. Sabi niya, ang dami namang ads ng TP. Yun pala, ang sinasabi nilang ads, yung sa YouTube. Eh, kahit dito, meron din ako dito. Ay, mga kadaver kids, don't skip ads, ha? Salamat, ha? Ayan ang pinakatulong nyo na sa amin. Halimbawa, ang video umabot ng isang oras. O, diba, nagla-live sila 3 hours, ang daming ads niyan. Totoo 'yan sa channel ng TP sa YouTube. Kami channel na ba? Monetize na ba? No, ang daming ads niyan. Oo, ay dito nga sa akin ang dami. So, ibig sabihin nagbabayad ba sa akin yung mga ads na 'yan? Nagre-rectang bayad ba yan? May contract ba kami yan? Wala. Diyan lang yan, sa video na yan. Diyan kami kumikita sa video na yan. Diyan nagbabayad yung mga ads na yan. Kung walang ads niya, walang nga rin kami. Magkaiba naman po yung ads dun sa television, magkaiba naman po dito. Kasi may nakita akong comment eh. Hindi ko na nga alam pinansin kasi nakakatanga eh. Sabi niya, yung daming ads sa video ng TP, grabe, pinagkatiwalaan talaga sila. Maraming salamat. Ay ko, ha? Ay ko. Maayop na to, sabi ko. Atin ba naman yung ads sa YouTube? Ayun doon yung ads na yan, doon yung advertisement. Ay, nako. So, tuloy natin. It Bulaga, Undertape Incorporated. So, hindi po nila alam na darating sila sa punto na aalis sila at mag-i-end na po yung kanilang relationship sa tape at lumipat na sila sa TV5. So, dahil po dito, may mga advertisers pa rin po sila. Napabalita din, pero ito po itinanggi nila na nagkaroon po ng tinatawag na refund para sa mga advertisers na nag-place ng ads at pumunta daw, pumila sa Tape Incorporated, hindi para magbayad ng kanila mga ads, kung hindi para humingi ng refund doon po sa mga nagbayad na. Kasi, katulad po ngayon, may mga chika kasi na yung mga kontrata ng mga advertisers. Katulad ng Pure Gold, no? Eh, siya sabi nila, yung katulad, sino ba yung nagsalita nun? Si Poknat ata yun. Sabi, pumila daw. Apila daw ang advertisement sa kanila. Sabi ko, nakapila yan para i-refund yung mga binigay nila. Yung mga binayad nila sa inyo. Dahil wala na nga yung TBJ dyan.
yung pure gold na yan, magkano yung ilang years pang ano nun? 3 years ata. So, magkano yun? Yung 3 years na yun, million yun. Hindi biro yun. So, million na naman ang mawawala sa pondo ng Taipei NC. Siyempre, hindi papayag ang Taipei NC niyan. Hindi papayag yung mga yan. Kaya ang gagawin nila, kaya ang nangyari dyan, itinuloy na lang ng pure gold yung kontrata sa ano sa Taipei NC sa TP. Kaya nakikita nyo yan dyan ngayon. Hindi yan, hindi totoo yung ano, yung pinagkatiwalaan sila, lumipat daw. Ay, naku, kung pwede lang talaga magsalita yung mga advertisement na yan, sasalita yan. Tsaka ito ha, kung kayo, ito na lang eh, kung talagang totoo yung sinabi nila, bakit wala sila sa page ng Pure Gold? Aber? Bakit wala sila dun? Bakit ano? Bakit Tito Vic and Joey lang yung ano ko dun? Bakit Tito Vic and Joey lang yung nakita ko dun? Bakit wala sila Isku dun, sila Paulo, sila Bubuy Bilar, ba't wala dun? Anong nangyari? Ay nako, dun pa lang eh. Dun pa lang malalaman natin na talagang ginagawa lang nila yun para mahikayat yung mga manunood. Ang ganyan yung style eh. Ano na ako dyan eh. Lutong-luto na ako dyan eh. Sir, ay nag-place ng kanilang mga ads, nagbayad ng ads under the name of Eat Bulaga. Since napalitan yung kanilang pangalan ng tahanang pinakamasaya dahil hindi po sila kinatida ng korte ng Marikina Regional Trial Court kung saan inhonor ni Mr. Joey De Leon as the owner of this particular ng kanilang trademark. So, panoorin pa natin ito. Di ba pumirma ng kontrata si ano, Mayor Isko at saka si ano? Under si TV Incorporated, hindi naman sila under contract ng GMA 7. Kung sila ipapalabas. Baka dun sa ano? Sama naman yun. Hindi, sa Mahal Kong Maynila. Abot-abot nga ang mga bash na nararanasan ngayon ni si Paolo Contis at si Mr. Isko Moreno. Oo nga no, yung pirmahang kontrata doon, hindi po yun under to GMA Network, hindi po maling-mali po yun. Na pumirma po sila ng kontrata sa Tape INC, hindi po sa GMA Network ha. Hindi alam ko ano rin eh. Sisko Moreno meron sa GMA. Iba pa yung pirmahan na yun. Kasi sinasabi nila dati yung alam mo yun, nasa mahaba sila ng lamesa. So, yun yun. Pero maling-mali yun. Sa Taipayan si po yung contract na yun, okay? Sila po ang kauna-una ang binigyan ng long-term contract ng Tape Incorporated nung sila po ay pinalit sa TBJ. So, talagang kung mapapansin nga ninyo, di ba, parang medyo nanan... Ay, hindi naman... Alam nyo, kaya lang nila yung ginawa. Ito naman, back to normal, pa-sympathy. Oo nga, sympathy na naman yun. Kasi, di ba, ang TBJ, hindi naman nila, wala naman silang pirmahan na kontrata. Wala silang pirmahan na kontrata niya, kaya nga ginanyan nila yan eh, kung may pirmahan na kontrata yan, di ba? Kung halimbawa, yung sa trademark na Eat Bulaga, kung may pirmahan silang kontrata dun, eh, dinakuha na nila yung titulong Eat Bulaga. So, nakapirma dito ang TBJ na itong trademark na Eat Bulaga ay pagmamayari ng Halus Sauce Family. Nag-start to 1979. Wala namang ganun, kaya wala rin sila magawa. At saka hindi naman talaga sa kanila ang trademark na Eat Bulaga. Kaya yung nangyari kay Paolo Contis at Isku Moreno, yung pirma ng kontrata na yan. Ano lang yan, alam mo yun, parang mahikayat lang yung mga tao na eh, ang galing ng tape na ang habang term ng binigay kila Paolo Contis at kay Isko. Oh, ganun lang yung talaga yung purposes. Wala na iba. At wala po silang sinasabi or wala po silang pinaparinggan. Hindi katulad dati na talagang kung ano-ano po yung mga statement na nilalabas nila, lalo-lalo na si Paolo Contis na naging punching bag ng lahat ng mga netizen, ng lahat ng legit lover. Okay lang yung bayad naman siya. Sa mga inilalabas niyang statement na tila okay naman, naman yung bayad naman si Paolo eh. So this time, according po dito sa ilang updates, ilang mga news online, na this year 2024, December, ay magtatapos na nga ang kontrata ng Tape Incorporated at isa sa mga napipisil na papalit. It just so happened ang It Showtime ay matatapos na rin ang kanilang kontrata ng December 2024.
So yun nga, no, alam niyo yung about dyan sa papalitan. Ayun nga, sa December nga daw ay matatapos na itong kontrata ng TP. So maaari nga daw mapalitan or tanggalin or gumawa ang GMA ng sarili nilang noontime show. Mas okay pa yun. Mas okay yun, walang problema yun. No, mas okay yun na may sariling noontime show ang GMA. Kasi kapag, ang pangit din naman kasi kapag ano, kapag yan. Tutusin nga eh, di ko alam bakit nangyari na, bakit dalawa na yung nangyari dyan sa GMA. Well, dyan na yung showtime. Pero ako papapiliin ako, bilang ako yung businessman, bilang business ko yan, so pipiliin ko yung showtime, mas maraming nanonood dun. Mas kikita yung ano ko dun, mas kikita yung network ko dun kaysa sa TV. Oh, totoo yan. Hindi na usapang ano to ha, hindi na usapang yung about dun sa galit kasi, nasasabi ko to kasi galit ako dun, hindi ganun. Kung usapang business mind lang to, edi doon ako sa ano. No, doon ako sa It Showtime, mas maraming nanonood doon kaysa sa TV. O baka sabihin nyo, hindi basihan ang advertisement sa mga manonood. Eh, nung mapapala ng advertisement kung walang mga nanonood? Kasi mag-advertise ka lang, wala naman nanonood. Eh, paano? Maipopromote yung business, yung product mo doon, kung ano pa yan. Ay, nako. Sa GTV channel, matatandaan po natin na parang after po na matapos yung kontrata ng It Showtime sa TV5 ay ibinigay yung slot ng noontime sa TBJ kung saan sila po yung pumalit. At in-offer naman ng GMA ang GTV channel sa It Showtime kung saan ito yung isa sa mga channels po na meron po ang GMA7. So, ang inaalala ng lahat, paano na raw yung mga empleyado na kung saan pinapasweldo nitong Tape Incorporated? Ito, nasagutin ko na rin yan. Paano ang mga ano, mga empleyado? Baka isisi nyo na naman sa TBJ. Baka isisi nyo na naman kasi mawawalan ng trabaho ang ano. Ang tawag dito, ang mga empleyado, kasalanan ng tape yan. Tsaka ito ha, alimbawa dun sa mga katulad nyo, yung dati na pag-usapan natin na empleyado, di ba? Sabi niya, ano daw? Ano ba yung pagkakasabi niya? Paano daw yung mga 25 years, 30 years, 10 years? Eh, kasalanan ng tape yun. Obligasyon ng tape na bayaran yung mga tinagal nyo dyan sa tape ink na yan. Halimbawa, yung mga cameraman dyan naging umabot ng mga 30 years, 25 years, natural na bayaran ng tape yan. Halangan naman bayaran ng TBJ yan. Ngayon, ang may kasalanan dyan, hindi pa rin TBJ kung halimbawa mawala ang show nyo. Kayo ang may kasalanan dyan, yung taping at yung mga writer dyan, yung producer dyan, sino yung nagpapaikot ng show na yan dahil bakit hindi nila mapalago-lago. Tsaka ito, nangyayari naman talaga yan, yung mga pagsarado ng mga noontime show. Ang dami ng mga noontime show simula dati. Itbulaga nga lang yung naging matatag at umabot ng halos ilang dekada talaga. Dahil yan sa TBJ, hindi yan dahil sa Halusos. Hindi yan dahil kay Laisco Moreno at Paolo Contis na yan. Kaya kung sakaling magsasara yan, tanggalin ng GMA yan. Bakit? Ang dami. Sige nga, eto na lang eh. Kung talagang maraming nagtitiwala sa inyo, huwag kayong matatakot na tanggalin kayo ng GMA dyan. Ang dami pang mga istasyon na bakante. Nandyan yung Manny Villar. Yung papasukan ni Willy dapat. Oo, nakalimutan ko 'yun. Ang dami pa diyan, ang dami pang mga network 'yan. Oh, sige nga, kung talagang marami nagtitiwala at kayo ang number one na noontime show, dapat hindi ako natatakot katulad ng TVJ. Hindi sila natatakot na umalis sa GMA dahil alam nila na susuportahan at papanoorin pa rin sila kahit sila, saan sila mapuntang network. Ganun dapat, oh. Yan na, yung mga vlogger dyan, sige nga, sagutin nyo itong sinasabi ko.
Oh, diyan yung mapapatunayan kung talagang kayo ang number one na noontime show. Eh bakit parang natatakot kayo, natataranta kayo na bali-balita pa nga lang na tatanggalin kayo ng GMA dyan at ipapalit ang ano, ipapalit ang It Showtime, ba't parang kabado kayo? Ay nako, dun pa lang eh, panalo na kami. Huling-huli na sila eh. So yun mga ka-Dabrikads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo at may magiging komento sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pangapindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palaging. Mega love shoutout kala Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori, Ate Rose, Ate... Lalabs Reds Vlog na sobrang busy niya daw. Yan, kala Kuya Chris MTV. Claire MTV, Oslek Gibara. Please subscribe, Oslek Gibara and Claire MTV. Mama ko yan. Claire M ba? Claire, Mama Claire TV pala, sorry. Kalimutan ko na. At yung YouTube channel ni Kuya Chris MTV, yan. At syempre, sila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, kaila Mami Maria Olivia. Mega, mega love shoutout. Ingat po kayo palagi. Yan, hanggang dito na lang yung video natin. Bye-bye and peace and God bless. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.